Good day mga ka-G! Welcome back sa ating channel. At sa araw na ito, ang ating topic ay continuation lamang ng ating nakaraang vlog na Growing Grapes in Pots for Less. Yan po yung ating na-setup last time na ating trellis, at inilipat ko na dyan yung aking grapes na tinanim natin nung nakaraan. Bago tayo magpatuloy guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, subscribe nyo na yan. Dahil po yan ay libre. Ayan. And shout out to my Soaring High family and to Home O'Clock channel. Ayan. So guys, dito sa ating ginawang trellis, nagbago lang ako dyan guys ng ano, ng I changed the hanger ng ating trellis na medyo maano, matibay-tibay. Ayan guys, oh, ito yung isa. Ayan. Ito naman yung isa sa gitna. Ayan guys. At ito pa yung isa. So bali tatlo guys. So dahil dyan, dahil tatlo yan at dalawahan sila, hindi na ako naglagay ng ibang reinforcement sa baba. Para kung gusto nating tanggalin, bandang huli, madali na siyang matanggal if ever na we change our mind na lipat natin ang ating grapes. Yan. Ito na po yung ating nilipat na grapes nung nasa nakaraan na ating vlog. At mukhang okay naman siya guys. Ang ganda ang tubo niya. So ang gagawin natin ngayon, since na-set up na natin ng trellis, atin na po siyang i-train kung paano natin siya pagapangin sa trellis natin. Yung trellis guys, marami itong ano, marami itong klase, no? Mayroon silang tinatawag na trellis na may canopy. Mayroon ding yung ano, yung umbrella, yan, parang balag, ano? So ganoon ang mga klaseng type. Mayroon sila mga two arms na dalawang ano lang, dalawang sanga na nagagapang sa alambre side by side. At mayroon din sila guys tinatawag na wall trellis o yung tinatawag nilang fan trellis. So yun nga guys ang aking balak dito. Fan trellis ang ating gagawin kasi nga yung ating trellis na ginawa ay nasa ano, wall. So ayan guys, ang ating trellis. Ayan siya. Na wire grid. Ang haba niya ay 7 feet by 28 inches. Ayan. Kakaiba sa dun sa nakita natin kanina sa intro na umbrella type. Na ang bala ko nga ay gawin mo nun siyang fan trellis system. So mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit napili ko yan. Okay mga ka-G, atin na pong i-install ang ating gagawing gapangan ng trellis na ititry natin ang ating grapes para po mapagapang natin siya sa ating trellis na ginawa. So guys, kung bakit napili ko yung fan trellis, kasi ano siya guys eh, ang tingin ko kasi bagay sa dito sa tumubong ano ko, grapes. Kasi dalawa, mayroon siyang dalawang sanga na supposed to be alisin ko sana yung isa at isa na lang itira. Pero naisip ko ang trellis na ito kasi pwede kang magpatubo ng mga at least kahit dalawa hanggang apat na sanga dito sa puno, at para pagapangin mo siya na para siyang fan na di tulad ng ibang mga ano, yung balag kagaya ng sa umbrella ko na magpalataas ka muna ng isa lang, isa lang yung ganyan, no? Yung ganito guys, yan sa umbrella o balag type, yan palakihin mo yung isa na yan hanggang doon, makarating siya dun sa taas at doon mo siya pa gapangin. So yun, yun siya guys. Yan ang kanyang unang design na ginawa ko. Kasi nga, sayang naman yung umbrella. Kagaya nga ng ating nasabi, growing grapes in pots for less. So, kinamit ko na siya.
Ngayon, dahil nagtitipid din ako ng space, na nakita nyo, na napakita ko na rin sa nakaraang video, yung section lang na yan ay, ano yan, grapes and mulberry section. So, ito lang siya kaliit guys, mga kalahating metro lang yan, by 2.5 meters. Meron tayong 3 puno ng grapes at 2 puno ng mulberry na matanim natin dyan. Ayan. So guys, let's go back to our main topic. Yun na po yung pag-train natin sa ng ating grapes sa trellis. So ang ginawa ko guys, gumawa din ako ng DIY na gapangan niya. Ito nakita nyo. Isang aluminum pipe na sa antena. So, napakinabangan ko pa siya guys. Kasi, for less nga yung ating ano, no? Maraming tayo makatipid. Tapos, yung lumang tansi, hindi na po ako bumili. So, ang gagawin lang natin guys, after natin matali siya dyan, nakatali din siya dito, taas. Ayan guys, nakatali din siya dyan. So, para ma-install natin ang ating tansi na ito, itusok lang natin siya dito. Malapit sa puno ng ating grapes. Tusok lang natin siya dyan para umigpit. Ayan. Ngayon, meron na tayong gapangan ng ating grapes natin. Ayan. So, after natin yan guys ma-install, sunod natin gawin ay paano natin siya i-train. So, madali lang guys. Diba ito yung kanyang vine? Dito yung ating tansi. Ayan. Ilagay lang natin siya dyan, oh. Pagano lang natin. Paliputin lang natin sa dito sa ating ginawang tansi. Ayan. Para matry na siyang umakyat dyan sa ating trellis. Ayan. Yung isa guys, medyo alanganin pa, no? Kasi medyo maliit pa lang siya. So, ang gagawin ko lang siguro dyan, tulong lang natin muna siya. Isang ganyan lang muna. So, pabang humahaba siya, saka natin siya i-train. So, pagkatapos nyan guys, na matrain natin, na-set up na siya. Ang susunod nating activities ay mag-alis tayo ng mga dahon na maliliit dito sa baba para magbawas tayo ng mga sucker, no? Na tumutubo para mag-concentrate po sa kanyang main 2 trunks na ginawa natin. Alisin natin yan mga sa ibaba. Alisan natin ng mga maliliit lang naman to guys, pero nakakabawas ito ng pagkain, ano, na pinusupply ng roots. So ito, alisin na rin natin to para po bumilis ang paglaki, pagtubo ng ating sanga. Ito, yan. Bawas-bawasan natin dyan. Magtira lang tayo ng iilan dyan para po yan ang haba papuntang taas, makarating sa ating main trellis. Yan. Alam nyo guys, yung advantage ng ganitong type ng trellis ay ano, madali kang magbago, no? Kung gusto mo magbago ng trellis system ay madali lang kasi pipili ka lang uli ng
ano dyan, yung nang gusto mong palakihin, at alisin mo na yung isa at magtira ka lang ng isang main trunk, main branch, na yun ang palakihin mo. So walang problema, kaya ko to napili din na na klase ng trellis. So ayan na guys, na-set up na natin ang ating training system para sa ating grapes. Ayan na siya guys. Tapos itong nakuha nating mga dahon niya, huwag natin itong itapon. Meron tayo ditong compost bin sa tabi niya. Yan na lang natin sila ilagay. So ito guys, yung sa baba, hindi ko muna tinanggal yan kasi nga nasa fan trellis tayo na system. So ito na lang munang tanggalin ko yung isa. Tingnan natin kung anong mangyayari. Yan, mayroon nagtira lang ako ng tatlo, no? Tatlo siya, ito yung isa. Yan. Tapos ito naman yung isa. At ito yung medyo malaki, yung isa. Yan. So yun guys, ang ating bago ng nililipat at tinray na vine. So yun guys, aakit siya dyan. Didiretso yan dyan. Dito. At gagapang siya dyan. Yung mga sanga niya. And we will wait for siguro medyo mahaba-haba ito. At least 1 year na gumapang siya na at lumaki. At pag nagsilakihan ang kanyang mga sanga, gaya ng ka-pencil size, pag matured na and ready na sila for fruiting, makikita natin guys sa susunod na mga panahon. So guys, that's all for today. Thank you for watching, and don't forget to hit that bell notification sa mga nagsasubscribe para po ma-update kayo sa ating susunod na mga video patungkol dito sa ating grapes. Okay guys, keep safe and God bless. Bye-bye.